Ayan. Inayos ko yung cellphone. Kasi kanina hindi ako nakapag-record ng live. So inayos ko, ang dami na pa nang nakaano, ang daming dapat i-delete. Yung mga gamit na, yung mga hindi na pakikinabangan. Yung mga basura, dapat dinidelete talaga. Nililinis. Paalam mo ko doon sa pasyente ko kung pwede ako makipag-usap. Ay nako, good morning everyone. Ito ako. It's breakfast time. Ano tong kakainin ko? Kamunasan natin. Ginisang ang palayasit vlog. Luto nung bayaw ko. O diba? Chineko muna kung naka-record ako doon. Hindi kasi ako makapag-live talaga sa YouTube. Eh, kasi wala naman nanonood sa akin sa YouTube. Maawa kayo. Diba nagmakaawa eh. Caregiver, nagmakaawa. Para panoorin. Grabe. O maikli lang po itong live natin. Kasi po, merong sikat na sikat ngayon na vlogger na binabatikos at planong kasuhan ng mga nakaposisyon at hindi nakaposisyon ng mga nambudol-budol. Merong mga vloggers ngayon na nabumanggit nito, yun daw pong people in power are untouchables. Naniniwala ko siya. Kasi Diyos ko day. Totoo, di ba? Kahit hindi nila sabihin, alam mo yan. Lahat ng mga taong nasa kapangyarihan para kumontrol ng lahat-lahat. Pati nga buhay mo kayang kontrolin, di ba? They are all untouchables. Hindi talaga, o di ba? Yung inireklamo kong barangay namin na nagpapablatter ako, ayaw tanggapin. Hindi niya may blatter yung kapatid ko. Hindi pa. Ginugulo pa din mga anak ko. Ilang taon ko nang pinapablatter. Eh, buti nga ngayon, medyo tumigil eh. O, di ba? Nung hindi ako aktibo dito sa social media, grabe pang gugulo sa amin. Pero nung time din, nung hindi pa ako nagsa-social media, talaga namang impyerno buhay ko. Nung nag-social media ako, impyerno pa rin. Nung naging aktibo na ako dito, talagang bumibira na ako. Bumibira eh, no? Yung talagang nagre-react na ako. Hindi na ako nagpe-preno. Medyo tumahimik sila, di ba? Those are in positions with connections untouchables. Paano ka sasabihin person na untouchable? Sa dami ng connection mo, walang makagalaw sa'yo. Kahit problema ka na, di ba? Problema ka na ng kapatid mo, problema ka na ng kapitbahay mo, problema ka ng lipunan, walang makagalaw sa'yo. Why? Ang galing-galing. You have all the connections. Ako walang connection. Kaya naman, eto ako ngayon, di ba? Wala kang connection, ako pareho ko. Wala kang posisyon, wala kang power. Punta ka dito sa social media. Ang laki ng mukha ko dito sa recording. Mas ang liit dito sa live. Kaya nadidistract na naman ako eh. Pag merong iba, naiiba, nadidistract ka, di ba? Wala kang matakuhan. Gamitin mo yung platform mo. May Facebook ka, di ba? May YouTube ka. Galing-galing ngayon, di ba? O, tignan nyo si Cathy Binag. Hindi ako BBTO kay Cathy Binag. Si Cathy Binag na sinasabi nilang naging kabet. So what? I don't. Ala kong pakialam doon. Sabi ko nga, kung ako ay nagmamahal at talagang sobrang nagmamahal sa isang may asawa na hindi ko talagang ina-adore ko at kahit pa paano may pangangailangan ako, magmamahal ako, bakit nga? Kaya lang, hindi naman ako nagmahal ng may asawa. Ang minahal ko, binata eh. Tapos aking napangasawa. Tapos, iniwan ako. As usual, payless,
Payless. Payless. Ang mahal. Grabe, 10 piso lang to sa atin. O 12 na siguro, no? Noon kasi, 5 piso lang yan, eh. Noong nandun ako, eh. Ewan ko ngayon. So, yun. Naniniwala ka ba? Ay, maniwala ka. Kahit ayaw mo maniwala, sasabihin ko yung maniwala ka sa akin. Those persons, those people who are in power are untouchables. Kahit sa trabaho lang, halimbawa nagtatrabaho sa malaking bangko, inireklamo mo, pag may mga connection yan, mga kliyente, talo ka. Talo ka. Talo. Aray ko. Nang iinis na naman eh, no? Ay, kasarap ng ampalaya. Makalak fries. Ay, kasarap ng ampalaya. O, ampalaya. Ampalaya. Ay, kasarap. Tanim nila ito. Dapat bala, magtanim na lang sila ng magtanim ng ampalaya kasi yung nabibili ang ampalaya dito. Minsan, mapait na mapait. Minsan naman, hindi. Pero hindi mapait. Pero alam niyo ba, may sekreto para matanggal yung pait. Labarin mo sa asin. Lagyan mo konting tubig, tsaka mo lamtaan, pigain ng pigain. Yung katas nun, tanggal ang pait. Tapon mo, hugasan mo. Ganun lang din sa tao. Mapait, masama ugali, katasin mo. Usong-usong kinakasuhan ang mga vlogger. Mga pipitsuging vlogger. Kasi dalawa eh. Isang mainstream media. Yun yung mga, sabi nila yung mga lisensyadong, mga ang tawag sa kanila, anchor men and anchor women. Mga lisensyado daw sila, mga may pinag-aralan. Kami daw ng mga vlogger, mga bongo daw kami. Walang pinag-aralan. Kaya doon mga pinagsasabi namin, hindi totoo. Uy, excuse me. Nagsasabi ko ng totoo. Gagayahin ko si Kati Binag. Magre-record din ako. Ilalagay ko sa USB. Para katunayan, di ba? No, minukwento ko totoo. Hindi ba't ako magkukwento ng hindi totoo? Pagka nagsasalita na, pag nagsasalita ka ng hindi totoo, yun ang problema. Pero ako, ang sarap. Masarap talaga. Iluin mo, nakapaglalive ako dito sa kusina. Pero nakarecord lang ako doon sa isa para sa YouTube. Grabe, nung naglalive ako sa YouTube, ang viewer ko, zero. Minsan one, minsan two. Oh my gulay. Tapos nung recording na lang, 100, 30. Oh naku, bongga, diba? Doon na lang ako sa recording pala. Mainit ako. Ang sarap ng init, no? So, diba, no? Asa na ako? Pagka sabi nila, pag may katwiran, ipaglaban. Iibahin ko. Pag may katwiran ka, magsalita ka, ipagtanggol mo yung sarili mo kung ikaw yung ginugulo, sinisira at winawalang hiya. Huwag kang lalaban. Magsalita ka lang. Ako, hindi ako lumalaban, ha? Hindi ako gumagante. Nagsasalita po ako ng totoo. Wala na akong matakbuhan eh. Pag wala ka ng matakbuhan, at ang problema mo, people in power, person in power, dito ka. Ako sa social media. Pagka ginurgur ka nila, dapat may USB ka. Ang galing ni Kati Binag, ano? Gumawa siya ng gumawa ng maraming kopya ng kanyang mga testimonya, mga kanyang mga video-video. Tapos pinamigay niya. Bilib ako sa kanya. Yun ang tunay na nanay.
hanggang pagtanggo ng anak. Ayaw naman niya magsalita eh, kaya lang yung apektado ng mga anak niya, lumalala na, tapos patuloy pa rin siyang ginugulo, ganun lang yun. Pareho kami, ginulong-gulo niyo ako eh. Diba? O ngayon, nagsalita siya. Tamimi yung iba, naghahanap ngayon ng ibubuta sa kanya. Ang ibinubuta sa kanya, dati siyang kabit, masama siyang babae, mukha siyang pera, kung ano-ano sinasabi, gold digger. O diba ganun din ako? O, ngayon tahimik yung iba. Bumabaya, kumuha sila ng mga tao para banatan yun. Ganun na, hindi naman kami parehong-pareho kasi unang-una, mayaman yun. Ako puro. Patay gutom. Masarap ka lang ng pala, hindi mapait. Pamangkin ko yan. Guwapo yan. Ilan taon ba siya dito? Tila 4 or 5 or 6? I don't know. Natatapat sa electric fan. Naririnig niyo ba yung ugong ng electric fan? Pasensya na kayo ha. Ang init-init kasi dito. Pagka meron kayong problema, ang una niyong iisipin, yung bang problema niyo ay tao o hindi? Pag ang problema niyo tao, ang kasunod niyong isipin, uy, in power ba to? O may power ba to? Ito ba ay maraming connections? Untouchable ba? Huwag na kayong... Huwag na kayo kami ba? Pinayuhan na nulasul na naman. Hindi po totoo yung pag may katwiran ay ipaglaban. I beg to disagree. Huwag magagalit ha. Pagka ikaw ay nasa katwiran, magpaliwanag ka. Pero huwag kang lalaban. Kasi delikado yun. Kaya yung sinasabi nila, pag may katwiran, ipaglaban. Baguhin po natin. Pag may katwiran ka, ginagago ka, idepensa mo lang yung sarili mo. Magpaliwanag ka. Ibigay na naman ako. Ayaw nilang makinig, use the social media. Ang ganda, diba? This is our lawyer. Kayong mga pipitsuging vlogger, nakapareho ko. Kayong mga mahihirap na tao, kayong mga patay gutom na pareho ko. Kayong mga legal wives, pampahid sa putero. Kayong mga legal wives, api-apihan, minamata, minamaliit, lumabas kayo. Eto, social media. This is our lawyer. Abogado natin ang social media. Hindi kanya pipigilin sa pagsasalita mo. Hindi. Makikinig lang sa sayo. Basta huwag ka lang magkakaroon ng violations. Follow. Isundin mo lang yung mga regulasyon, mga rules ng Facebook at YouTube. Okay ka. Diba? Oh, ampalaya. Ampalaya. Bam! Yun lang ang gusto kong sabihin. Kasi election na naman. Ang sarap kong umuya, ano? Pagka daw pong umuya ka, huwag na kanganga, huwag na kabukay bibig, dapat nakasarap. Sosyalin. Alam niyo ba, itong damit na to, ito ay maluwag sa akin eh. Sa nanay ko to eh. Maluwag. Nilagyan ko siya ng... Ayan, nakita niyo? Nakita niyo kung ano yan? Hairpin. Maluwag yan eh. Paano ginawa ko? Pakita ko sa inyo.
tatanggalin ko. Hairpin. One. Hairpin. Two. Hairpin. Three. Diba? Lugang-gang, diba? Mas maganda yun. Medyo maliit lang ang bilog. Ang taba-tawa ko. Ang taba ako. Dinadaya ko lang. Baka nyo dito. Yan, ganyan. Ay, hindi pala. Nakalimutan. Hindi, dito pala paloob. Yan. Dito, kunin mo. Kunin mo dito sa loob. Yan. Nakita niyo ba? Itiklop ka. Ayan, ano? Ganito, ayan. Ganyan, ayan. Tapos, meron dito. Ito, nasa loob. Yung hairpin. Nakita ba? Ayan, hairpin. Oh. Ay? So, nga. Ba't maganda yung kawa ko kanina? Ayan. Hmm. Inubo. Oh, yan yun ang pala. Kasi nung ginawa ko ito kanina, hindi ko suot eh. Eh, yung suot ko na. Oh. Ayun, ayun. Hmm. Ayun, oh. Oh, natiklop sa loob na. Natiklop sa loob. Ay, nawala. Naunat. Aba, sa ganun, oh. Sa harap ko na lang gagawin. Kasi suot ko kanina. Ayan. Sa harap na lang, ha. Body soap na. Ayan. 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 Diba? Ayan. Hmm. Diba? Ayan yung hairpin, oh. O tapos, gusto ko pa siyang lumiit pa. Kunin nyo uli dito. Bari, bari, hindi ko suot, ha. Yung hairpin. Ayan. O lumiit. Ayan, no? O tapos dito. Oh, di ba? Yan, dapat sa loob. Kung lumiit, di ba? Di problema ko yan. Yung mga maluluwag. Hmm. Lumiit, no? Di hindi ko masyado mukhang mataba. Di ba? O ano, agree? Di ba? Kaya lang ginagawa yan sa loob. Pero pwede rin pala sa labas, no? Mukha siyang design. O, di ba? Para kami paliktik na tatlo. Para ka-isda. Buntot ng isda. O sige po. Yun lang. People in power, huwag nyo nilalabanan yan. Paliwanagan nyo lang. Pag may nagawa kayong mali, mag-usap kayo. Pag ayaw ka pakinggan, mag-social media ka. Siguro kung aktibo na ako noon sa social media, nung binuran ako ng politiko, siguro hindi niya ako dinuran. Siyempre, kung noon niya ako dinuran, eh, matagal nang na-reveal yung pangalan niya. Pero wala naman akong planong i-reveal yung pangalan niya. Diba? Tapos ang akin lang, pag kumandidato yung aking BRO, ay, ayoko. Paulit-ulit ko yung sinasabi at paulit-ulit ko pa rin sasabihin. Inaabangan ko. Ang taong nakaposisyon, untouchable. Okay sana eh, kung hindi ka dinudurog. Eh, dinudurog ka, durog ka na, pinipit. Talagang kinakatas ka ng tuod ko, di ba? Hindi. Ako po, hindi ako naninira. Nagsasalita ako ng totoo. Dahil katagal nang naging buhay ko na talagang impyerno eh. Nasa impyerno, nasa impyerno ka na, sinusundan ka pa. Kaya sila naiinitan. Aray ko. Sorry. Malamig niya. Iinit ko ulima, may isa ba? Ayoko ng noodles na overcooked. Gusto ko sa kanya half cooked. Kaya pag ininit ko to, kinukuha ko yung sabaw lang. Tapos yun na iniinit ko, hindi kasama yung noodles. Talaga?
ang sarap ng balaya. Kung gusto niyo ba, bibigyan ko kayo. I'm here. Sige po. Ito po si caregiver na anak ng Illinois, USA. Pero bago ako mag-end, iiwanan ko kayo ng tanong. Magtatanong na naman. Tanong ng tanong. Kakulit. May problema ka. Alam mo may influenza. Ano gagawin mo? Sige, sagutin niyo yan. Sagutin niyo yan. Comment below. Pag di niyo sinagot, hindi ayaw niyo. Takot. Sige po. Loves ko kayo. God bless ating lahat.